The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. When Jesus had finished all his words to the people, he entered Capernaum. A centurion there had a slave who was ill and about to die, and he was valuable to him. When he heard about Jesus, he sent elders of the Jews to him, asking him to come and save the life of his slave. They approached Jesus and strongly urged him to come, saying, "He deserves to have you do this for him, for he loves our nation, and he built the synagogue for us." And Jesus went with them. But when he was only a short distance from the house, the centurion sent friends to tell him, "Lord, do not trouble yourself, for I am not worthy to have you enter under my roof. Therefore, I did not consider myself worthy to come to you, but say the word, and let my servant be healed. For I too am a person subject to authority, with soldiers subject to me. And I say to one, 'Go,' and he goes. To another, 'Come here,' and he comes. And to my slave, 'Do this,' and he does it." When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning, said to the crowd following him, "I tell you, not even in Israel have I found such faith." When the messengers returned to the house, they found the slave in good health. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nito hong nakaraang linggo, tumawag sa akin ang isa kong kaibigan at meron ho siyang hinihinging pabor, meron siyang request. Ang request ay mag-house blessing ho sa kanila. At gusto ko sanang tumanggi, no? Gusto kong tumanggi. Kasi nga, sa Manila pa yung house blessing at malayo. At medyo busy din ho ako sa mga opisina. Pero, pumayag pa rin ho ako. At isa lang yung dahilan kung bakit ho ako pumayag. Mabait yung kaibigan ko. Matulungin, palasimba, maayos din ho sa trabaho, at di ho makulit. At mahirap ho tumanggi sa pakiusap o requests ng isang taong mabait, di ho ba? Lalo na ho sa aming mga pare, madalas nahihirapan ho kaming tumanggi sa isang request ng isang taong mabait. Pero di ho yan ibig sabihin na kapag hindi tumanggi ho yung pare sa inyo, ay hindi ho kayo mabait. Nagkakataon lang ho talaga siguro na busy lang si Father. Mahirap po tanggihan ang pakiusap o requests ng isang taong mabait. At ipinakita din ho yan, yung bagay na yan sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Mabait ho yung sentoryon. Mabait ho yung Romanong sundalo. Mabait dahil meron ho siyang pagkalinga sa kanyang alagad na sa pagkakataong yon, eh meron hong sakit. Mabait yung sentoryon dahil may respeto siya sa kultura at pananampalataya ng mga Hudyo. At sinabi pa ho ng matatanda ng mga Hudyo na nagpagawa pa ho ng sinagoga yung sentoryon. Mabait yung sentoryon dahil sa kabila ho ng kanyang mataas na posisyon, buong kababaang loob na humingi ho siya ng pabor sa ating Panginoon at hindi ho niya inutusan ang ating Panginoong Jesus. Kaya masasabi ho natin, mabait yung sentoryon, yung Romanong sundalo. At dahil sa kanyang kabaitan, marahil nasasabi din ho natin, dahil sa kanyang kabaitan, ibinigay ng ating Panginoong Jesus yung kanyang hinihingi. Pinagbigyan ng ating Panginoon yung kanyang requests. Tama ho ba?
Tama ho ba na kapag tayo'y mabait, kabutihan din ho yung ating matatanggap? Tama ho ba? Para sa akin, tama din naman ho. Pero di ho sa lahat ng pagkakataon, di ho ba? O di ayon sa at di rin ho ayon sa ating kagustuhan. Maraming mababait dyan. Naghihirap din, pinapahirapan. At maraming mababait dyan, hindi ho maintindihan yung mga nangyayari sa kanilang buhay. At marami tayong halimbawa sa kwento na yan, di ho ba? Sa Biblia, maalala natin yung kwento ni Job. Napakabait. Matibay yung pananampalataya. Pero naghirap din si Job. Maraming kwento. At marahil ho, sarili nating kwento, nakikita din ho natin sa bagay na yan, di ho ba? Halimbawa, ikaw na lang palagi yung humuhugas ng pinggan. Ikaw na lang palagi ang lumilinis ng bahay. Ikaw na lang palagi yung namamalengke. Pero ikaw pa yung tinatawag na maramot. Ikaw na yung nagmamahal ng lubos-lubusan. Ibinibigay mo na yung lahat ng mga kaya mo. Pero ikaw pa yung iniiwan. At nagtatanong din tayo, bakit ba nangyayari yung bagay na ito? Sa ganong sitwasyon, huwag ho nating sumbatan ng Diyos. Huwag ho nating sumbatan ng Diyos kapag hindi ho natin natatanggap yung ating hinihinging pabor sa Kanya. O marahil yung ine-expect sa Kanya. At nagtatanong din tayo, Lord, naging mabait naman ako, pero bakit ganon yung binibigay mo sa akin? Di ho sa ganon. God's ways are not our ways. Pero tiyak, masasabi ko lang tiyak, na hinahanda ho niya tayo sa mas maganda, sa mas mabuting bagay para sa atin. Kaya nga ho sa ating panalangin, lumapit ho tayo sa Diyos na di lang ho daladala natin yung ating kabutihan. Lumapit ho tayo sa Diyos na dala ho yung ating matibay na pananampalataya. Sa ating hong ebanghelyo, humanga ho ang ating Panginoong Hesus sa sintoryon, di ho dahil sa kanyang kabaitan, kundi sa kanyang pananampalataya. Na yung pananampalataya ng sintoryon ay naging modelo ho ng ating pagtitiwala sa Diyos at pilit ho nating ginagaya sa tuwing tinatanggap natin ang ating Panginoon sa banal na komunyon, di ho ba? Sinasabi natin, Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Ito yung pananampalatayang may kakababang loob, a humble faith and not an entitled faith. Ito yung pananampalatayang tiyak, di nagdududa sa kabutihan ng Diyos. Faith with certainty in the goodness of God. At ito yung pananampalatayang may pagmamahal sa Diyos at kapwa. A faith expressed in love of God and neighbor. Kaya nga, sa bawat paglapit natin sa ating Panginoon, lumapit ho tayo ng may pananampalataya. A faith with humility, a faith with certainty, and a faith with love. Faith and then good works. At dahil sa ating pananampalataya, mas makikita ho natin yung kabutihan ng Diyos kahit sa mga bagay-bagay na di ho natin inintindihan, sa mga bagay-bagay na hindi ho natin inaasahan o kahit nang ho hindi ho natin hinihingi.